Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatas at ka-PSLLF. Ito po ang programa para sa Salinan 2021, pasinayang programa natin sa araw na ito. At ngayon din ang session 1 tungkol sa mga teorya sa pagsasali ng ating magiging lecturer ay si Dr. Jason Petras. Bago po natin siya formal na ipakilala, ay bayaan ninyong ibigay ko sa inyo ang maikling impormasyon tungkol sa Salinan 2021 dahil ito ay pangalawang taon nang isinasagawa ng pambansang asosasyon o ng profesional na asosasyon ng mga tagapagtaguyod ng Salin o Patas at ng pambansang samahan sa Linguistika at Literaturang Filipino o PSLLF. Pero bago yan, ay hinihiling ko rin sa ating lahat na ibahagi po natin ito sa ating mga social media account gamit ang hashtag Salinan2021. Lagi natin itong binabanggit na ito ay panahon na ng disinformation, panahon ng fake news, etc. Pero anong pangontra sa disinformation at sa fake news? Walang iba kundi ang tamang impormasyon, makabuluhang impormasyon. So kung may mga nagpapa-webinar na kung ano-anong kasyitan lang ang sinasabi, ang pangontra dyan para hindi kumalat yung mga ganun na sinasabi, ang ipalaganap natin yung mga matitinong webinar, kagaya nung webinar ngayon ng Patas PSLLF, hindi kagaya nung yung mga ibang narinig natin na mema lang o may masabi. So, Salinan 2012, hashtag Salinan 2021 rather. So, Salinan 2021 ang ating official na hashtag. Share natin sa Twitter, share natin sa Facebook at sa iba pa nating social media account para mas maraming makapanood. At bayaan ninyong ibahagi ko sa inyo yung ilang impormasyon tungkol sa ating aktibidad para sa araw na ito na gaya ng nabanggit natin ay pangalawang beses nang gagawin ng Patas at ng PSLLF. So ito ay joint na special course on translation, maikling kurso sa pagsasalin na sinimulan natin nung nakaraang taon. Kung natatandaan nyo ay may pa-examination pa tayo, humigit kumulang 50 ang nakapasa sa examen. So sila ay may special na level up na training para sa taong ito. Pero bukod doon, may pampublikong webinar pa rin tayo kagaya ng publikong webinar natin para sa araw na ito. Ang layunin ng seminar workshop na ito ay ganun pa rin, matalakay ang background information tungkol sa pagsasalin na kailangang alamnan ng isang tagasalin. Pangalawa, magbahagi ng kaalaman o karanasan sa pagsasalin, makatutulong sa guro ng pagsasalin, so very practical. At pangatlo, makapagsanay sa pagsasalin ng mga piling kalahok at mabigyang suri ito ng mga tagasalin. Yung pangatlong layunin, applicable lamang para dun sa mga nakapasa sa exam last year, so sila may level up na training. Pero ano to naman, gusto nating mapahusay rin ang kasanayan pa rin ng mga gurong hindi man nakapasa sa examen last year ay nais pa rin mapahusay ang kanilang kaalaman sa pagsasalin. At kung magpapa-exam tayo para sa taong ito, baka sakaling makapasa sila, so sila ay kasama na rin sa mga level up na training. So yun yung nabanggit natin kanina, may special na grupo, no? So hindi na natin masyado idedetalye tungkol sa special na grupo dahil nabanggit na. So ang session 1 para sa araw na ito ay pangunahan ni Dr. Jason Petras, no? Yung mga teorya sa pagsasalin at mamaya ay formal natin siyang ipapakilala. Ang pangalawang session naman ay sa August 14, sa susunod na Sabado. Ganun ding oras, no? Mga isyu at hamon sa pagsasalin ng inyong lingkod, Dr. David San Juan, isa sa mga convener ng Tanggol Wika at presidente rin ng Pamusang Samahan sa Linguistika at Literaturang Filipino. Sa August 21 naman, ang session 3 natin, pagbabahagi ng karanasan ng mga tagasalin sa aktual na pagsasalin. Una, pagsasalin sa lokal na pamahalaan. Ang magbabahagi ay si Dr. Robert Ampil. Muli ay bagong tagapangulo ng Departamento ng Filipino ng Universidad ng Santo Tomas at opisyal din ng Patas. No? Ang pangalawa naman ay pagsasalin mga material pangkalikasan ni Dr. Roy Madula.
Ngayon ay vice chair ng Filipino Department at incoming chair din ng Filipino Department ng De La Salle University Manila at official din ng PATAS. Ang pangatlo ay ang pagsasali ng Nobelang Pambata ni Ginoong Alvin Ringo Reyes, dating chair ng Filipino Department ng Universidad ng Santo Tomas at ngayon ay opisyal ng PSLLF. Tapos sa session 4, pagkatapos ng maunang tatlong lektura, August 28, paglulunsad ng Salin Journal ng PATAS, pamumunuan ni Dr. Rowel Madula. So ito yung unang beses, yung maiden issue ng Salin Journal. So abangan. At pagtatanghal naman ng December 2020 at ng July 2021 issue ng Kawing Journal. At yung session 5, palihan sa pagsasalin o workshop sa pagsasalin, ito na yung special na palihan na bukas lamang para sa mga nakapasa sa examen na napadala na natin ng imbitasyon. Yung mga nakapasa sa examen last year. So hindi na natin idedetalye yan dahil gaya na nabanggit ko ay para lamang ito sa special na grupo. At sana ito ang maging encouragement o paghikayat din sa ating mga kapatas at ka-PSLLF na lalo pang magsikhay upang sa susunod ay makasama sila sa mga special na palihan. No? Ginagawa natin ang mga special na palihan kasi gusto natin na yung mga nagsisikhay talaga ay lalo pang matulungan sa larangan. Ganun din naman, tuloy pa rin tayo sa mga pangmadlang webinar dahil naniniwala tayo na ang mga nagsisimula pa lang ay kailangang tinutulungan din natin, no? Sa pagsasanay dahil gusto nating abutin sa punto na mayorya ng mga guro sa Filipino ay hindi nakukutsain at mamaliitin na Filipino lang o Filipino lang tinuturo. Ayaw nating mangyari yon. Kaya patuloy tayo sa pagpapahusay ng ating kasanayan, no? Kahit alam natin na marami sa atin ang may kasanayan na sa iba't ibang larangan kasama na ang pagsasalin. At ngayon ay bayaan nyo naman na ipakilala ko ng mabilis lang ang tungkol sa pambansang samahan sa linguistik at literaturang Filipino para mahikayat din kayong mag-miyembro. No? At mamaya yung PATAS ay ipapakilala rin ng isa sa mga opisyal ng PATAS. Ang PSLLF ay kilala sa tawag na pambansang samahan sa linguistik at literaturang Filipino o PSLLF, dati ring PSLF o PSLP. No? Inanak na mas matandang mga samahang pangwika gaya ng PSLP at PSLLF, ang mga dating Pangulo, si Dr. Alcu Perez, Dr. Alfonso Santiago, Dr. Pamphilo Katakataka, Dr. Clemencia Spiritu ng PSLLF. Nung maging PSLLF na, ang mga former presidents, nandyan si Dr. Teresita Fortunato, kasama natin sa webinar sa araw na ito, at nandyan rin si Dr. Aurora Batnag, at ang sumunod ay ang inyong lingkod. No? Naging gawad dangal ng wikang Filipino para sa kategoryang institusyon ng 2010 ang PSLLF mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Kasama rin tayo sa pagtataguyod o pagbubuo ng Tanggol Wika noong 2014. Kaisa-isa at kauna-unahang organisasyon pang wika sa Filipino na may referee journal, ang Kawing Journal na unang nilathala noong 2017. At nagagalak tayo na masusundan na ito. Ang kasunod na organisasyong may referee journal na rin ay ang PATAS. No? Sa panahon ng pandemya, sumunod tayo sa inisiyatiba ng Tanggol Wika sa paglulunsad ng mga serye ng libreng webinar. Noong 2020, nilunsad natin ang isa pang journal katuwang ng Departamento ng Filipino ng DLSU, yung Luntian Online Journal para sa Malikhaing Akda ng mga guro at graduadong mag-aaral na ang punong editor naman ay si Dr. Ernesto Carandang. Yung Kawing Journal ng PSLLF ay si Dr. Aurora Batnag ang punong editor. Nariyan ang kasalukuyang pamunuan ng PSLLF. Karamihan naman sa mga opisyal ay nandito po ngayon sa ating webinar. So kung may mga tanong kayo sa kanila, nandiyan naman po ang inyong lingkod ng Pangulo, pangalawang Pangulo, si Professor Santiago T. Flora, kalihim si Jonathan Vergara Jeronimo, si Dr. Jonathan Vergara Jeronimo, ang katuwang na kalihim, Ginoong Alvin Ringo si Reyes, Ingat Yaman, Emma Ulila, Professor Emma Ulila Sison, taga-Suri Dr. Candelario Cuig Acas, ang mga direktor na dating pangulo rin, nabanggit ko na si Dr. Aurora Batnag at Dr. Teresita Fortunato. Bukod sa kanila, may tatlo pa tayong direktor o member ng board of directors, si Dr. Jason Petras, Dr. Marina Merida at Dr. Crisel Sicat de Laza. So hindi ko na isa-isahin yung misyon,
yung benepisyo ng pagiging kasapi ng PSLLF, etc. Dahil nakita nyo naman, napakarami nating libreng webinars. May discount pa sa mga seminar, sa mga may bayad na seminar. So, alam nyo na yan na sulit ang pagmimembro sa PSLLF at ganun din sa PATAS. So, ang membership fee, annual regular membership ay 400 pesos. Bilang konsiderasyon sa krisis na dulot ng pandemya, ang mag-renew ng membership ngayon 2021 ay may membership e-certificate na valid for 2 years. No? Lifetime membership ay may mga specific na po tayong tuntunin ngayon na available in online yung information. Tatlong madaling hakbang para mag-miyembro sa PSLLF, magbayad muna ng 400 pesos sa GCash ni Ginoong Reyes 0915-673-7957. Pangalawa, i-fill out ang membership form at pangatlo, hintayin sa inyong email ang membership e-certificate within a week. No? Ang detalye ng impormasyon ay mababasa pong muli sa www.pslf.org/membership. So mga proyekto ng PSLLF, alam nyo na rin yan dahil lagi naman tayo nagkakatuwang sa mga proyektong yan. Last announcement na lang, yan. Pwede na pong magsumite para sa susunod na issue ng Kawing Journal. Binuksan na natin ngayong gabi ang pagsusumite no, sa susunod na issue ng Kawing Journal na ilalathala sa December 2021. So ang deadline ng pagsusumite ay sa Agosto 31, 2021. So ang impormasyon ay mababasa sa pslf.org/panawagan-kawing-journal. Para sa regular updates yan, ibisita na lang po ang ating Facebook pages at mga official pages natin. Muli, ipakishare po natin ito gamit ang hashtag Salinan2021. Yan na lang po muna tungkol sa PSLLF. Ngayon, tatawagin ko naman po si Professor Juan Anot, Juanito Anot Jr. para sa pagpapakilala naman ng PATAS. Salamat po, Dr. Davidson Juan. Naririnig niyo po ba ako? Ayan. So ako po si Juan mula po sa PATAS o Profesional na Asosasyon ng mga Tagapagtaguyod ng Saling. Ang aming vision at mission po ay pangunahing sentro ng profesionalisyon ng pagsaling tungo sa lalo pang pagpapaunlad at pagpalaganap ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas na may pagsasaalang-alang sa kahusayan, katapatan at kapangyarihan ng pagsaling bilang tulay ng pambansang talastasan. Kami rin po ay mayroong core value ubod na halagahan na tinawag din naming PATAS o profesionalisasyon ng pagsaling, advokasiya sa kapakanan ng mga tagapagsaling, talastasang makabayan, access sa wasto at makabuluhang impormasyon at serbisyong maaasahan. Para po sa aming mga miyembro o pamunuan ng PATAS, nais ko pong ipakilala, walang iba kundi si Dr. Rowie Madula, kasama po natin siya ngayon, Dr. Jason Petras, nariyan din po si Professor Cricel Sikat, Dr. Rocky Sison Buban, ang Pangulo ng PATAS, Dr. Rico Tariktekan, Dr. Roberto Ampil, ang iyong lingkod, Benito N. Anod Jr. Kasama rin po natin ngayon si Dr. George Cubillas, Professor Ramil Correa, Dr. Emmanuel Gonzalez, Dr. Dolores Taylan, at ating mga tagapayo ng PATAS, walang iba kundi si Dr. Aurora Batnag at Pamela Constantino. Para naman po sa mga nais maging miyembro o kasapi ng aming organisasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng PATAS at patas.salin. Sa mga interesado, sa pagpapamiyembro ay mangyari lamang na magpatala po sa link na nakikita nyo ngayon sa inyong screen at sundin lamang ang detalye kung paano maging bahagi ng organisasyon. Sa kasalukuyan ay may promo po ang PATAS para sa taunan, 300 pesos, epektibo mula Agosto 2021 hanggang Desyembre 2022. Mayroon din po kaming taunan na promo, 500 pesos, epektibo mula Agosto 2021 hanggang Desyembre 2023. Mangyari lamang po na iscan ang transaction slip at ipadala sa email, official email namin na patas.salin@gmail.com. At kung kayo po ay mayroong mga tanong o paglilinaw, maaari rin po mag-email sa nasabing email. At nice din po naming batiin no, ang aming mga bagong miyembro ng PATAS na hindi ko na po babanggitin ang buong pangalan bilang protection po sa kanilang katauhan. Si Sir Geoffrey, si Ma'am Ana, si Ma'am Garcia o Gracia at Ma'am Robilin. So muli, bukas po ang pagpapamiyembro ng PATAS at inaasahan po namin na kayo po ay magiging bahagi namin, ng aming organisasyon. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Sir Yuan. At baka may gusto pa idagdag ang ating mga kapa-opisyal sa PATAS o PSLLF. Maaari po kayong magdagdag, magbahagi. Baka may gusto kayong ibahagi tungkol sa programa natin, no, sa Salinan 2021 at maging doon sa Salinan 2020. At kung wala naman po, ay formal ko nang ipapakilala ang ating tagapagsalita para sa araw na ito. Si Dr. Jason Petras po ay kasalukuyang katuwang na profesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman at affiliate faculty ng Faculty of Education, UP Open University. Nagsilbi rin siyang visiting researcher professor sa Faculty of Liberal Arts sa Mahidol University, Thailand. Nagtapos siya ng BA Araling Pilipino, Magna Cum Laude, at MA Araling Pilipino na may mga disiplina sa panitikan at psikolohiya sa UP Diliman, at natapos na rin niya ang kanyang PhD Filipino sa pagpaplanong pangwika sa nasabi ring universidad. Kasalukuyang PRO at isa sa mga lupon ng mga direktor ng Pambansang Samahan sa Lingwistika at Literaturang Filipino at Pambansang Asosasyon Mga Tagapagtaguyod ng Salino, PATAS. Naglingkod din siya bilang kalihim at direktor ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino o PSSP. Nakapaglathala na siya ng mga artikulo tungkol sa Araling Pilipino, panitikan, wika at sikolohiya sa iba't ibang journal at nakapagbigay ng mga panayam sa loob at labas ng bansa. Nakapagsali na rin siya sa Filipino ng mga teknikal na dokumento sa sikolohiya gaya ng PID 5 para sa pananaliksik sa UP Departamento ng Sikolohiya, TD-12 ng China Select at pananaliksik sa Feelings of Nationalism in Southeast Asia ng Singapore Management University. Ilan sa mga gawad na kanyang natamo ay International Publication Award ng UP Office of the Vice President for Academic Affairs, Thai Language Training Grant ng Southeast Asian Studies Regional Exchange Program, at the Empowering Network for International Thai and ASEAN Studies ng Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University, Thailand. Narito po, palakpakan natin, virtual clap, si Dr. Jason D. Petras para maglektura tungkol sa mga teorya sa pagsasalin. Magandang araw sa ating lahat, no? Magandang umaga, hapon o gabi kung kailan niyo ito mapapanood, pero ngayon ay magandang gabi sa mga live, no, na nanonood sa atin. Hayaan niyo po akong ibahagi yung aking presentasyon, no, yung aking screen. Yan, sana po ay malinaw niyo naman pong nakikita. Ngayon po ay isang karangalan sa akin, ano, at hamon na rin na ako yung maging unang tagapagsalita para sa ating special na kurso dito sa na inorganisa, ano, ng PATAS at PSLLF. Dagdag pa yung paksang na iata sa akin yung teorya sa pagsasalin na maaring komplikado. No? Ito yung siguro isa sa mga paksang iniiwasan natin, no? At baka, no, hindi ganun ka gaanong pumukaw sa inyong interes, no? Gayon man sisikapin ko na maipaliwanag ito sa isang paraan na mauunawaan ng ating mga manonood, lalo na yung nagsisimula pa lamang doon sa disiplina. Muli ako si Jason Petras, muna ako sa UP Diliman, at ang karanasan ko nga sa pagsasalin, kagaya na nabanggit kanina ni Dr. David, ay mga technical, no, na mga panukat psikolohikal, mga technical na mga teksto. Kagaya ng PID-5 o yung Personality Inventory for DSM-5 at yung TD-12 Personality Risk Assessment. So yung aking ibabahagi sa inyo ay may mga ilang bahagi dito ng aking karanasan din sa pagsasalin, sa particular, no, sa pagsasalin sa psikolohiya. Nahati ang aking panayam sa apat na bahagi. Yung una, yung batayang kaalaman sa pagsasalin, dahil nga ako yung unang nakasalang para sa session na ito o para sa drawing session na ito. Partikular na pagbibigyang tuon natin yung kahulugan na naibigay ng mga scholar at tagasalin na kaaninagan din natin ng tinutungtungang pananaw o teorya sa pagsasalin.
Kayan din, pangalawang bahagi naman ay pag-uusapan natin yung kahulugan ng teorya sa pagsasalin. Pangatlo ay yung paradigma o yung mga pananaw sa pagsasalin na nailatag ni Anthony Finn sa kanyang librong Exploring Translation Theories na inilathala ng Routledge noong 2014. Dahil sa ating limitadong oras, mas bibigyang focus natin ang mga pagkakaugnay-ugnay ng mga teorya sa pamamagitan ng mga paradigms o yung kanilang pinagsasaluhang mga ideya, relasyon at prinsipyo. At ang panghuli ay yung halaga ng teorya. Bakit nga ba sa kabila ng komplikasyon ng teorya sa pagsasalin, bakit mahalaga pa rin siya para sa ating gawaing pagsasalin? Bilang guro sa Filipino at marahil kayo rin sa inyong sariling karanasan, ay madalas na naharap tayo doon sa mga biglang tanong ng mga tao sa atin. Ano sa Filipino yung ganito? Ano sa Filipino yung ganyan? Natila ba galikas na mga bukal? No? Parang mga, tayo ay mga likas na tayo ay may likas na bukal, no, na pantumbas sa mga salitang Ingles, sa mga terminong minsan ay kadalasan ay labas pa nga sa ating larangan, no? At doon lang natin narinig, tinanong sa atin. Sa makatuwid, naharap tayo dito sa automatikong gawain ng pagsasalin, no? Na minsan siguro maaring sa iba ay sa isang banda ay offensive din o nakaka-dismaya, no? Kasi nga tinitingnan lang tayo bilang taga-hanap ng katumbas sa Ingles na minsan nga ay hindi pa saklaw ng ating mga disiplina. Sa diksyonaryong bokabularyo de la lengua Tagala ni Noceda Sanlúcar noong 1754, makikita ang apat na kahulugan sa salitang salin. Yung una ay yung trasladar o yung isalin. Pangalawa ay yung transplantar o muling itanim. Pangatlo ay yung pasar de una basiha en otra o ilipat ng lalagyan. At pang-apat ay isang metafora, metafora trocar los oficios o isang metafora na nangangahulugang magpalit ng gawain. Sa naging talakay ni Almario, binigyan toon niya ang unang kahulugan, yung trasladar, na aniya ay tumutukoy sa paglalapat ng salita para sa salitang nasa ibang wika. Mula rito, malinaw na makikita na wika ang pangunahing kasangkapan sa pagsasalin. At sa karaniwang sitwasyon, ang isang tagasalin ay nararapat na magpakadalughasa sa dalawang wika. Ang simula ang lingwahe o ang SL o ang wikang isinasali o ang wika ng isinasaling akda at ang tunguhang lingwahe TL o ang wikang pinagsasalinan ng akda. Kaugnay nito, naharap ang tagasalin sa pangunahing problema ng paghahanap ng wasto at angkop na pantumbas sa isinasaling salita. Madalas nating naririnig na kailangang maging quote-unquote matapat sa sinasagawang pagsasalin na sukdulang ipinamamalagay na literal na tumbasan ng salita sa salita. Ibig sabihin, meron kang katumbas lagi. No? May ready kang katumbas ng mga salitang nasa SL patungo sa TL. Gayong ang katotohanan ay imposible namang 100% makamit, no? Ito dahil wala namang dalawang wika sa mundo na ganap na magkatulad. Upang bigyang linaw kung ano ba ang talagang pinagtutumbasan, no, sa gawain ng pagsasalin, tunghayan natin ang apat na kahulugang na ibigay sa ng mga prominenteng scholar sa larangan na makikita rin natin sa librong Patnubay sa Pagsasalin. Meron ditong apat na nakalagay, ano, mula kay una yung kay Eugene Nida na tumutukoy sa pagsasalin, no, bilang paglalahad sa ang pagsasalin ay paglalahad sa tumatanggap na wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng mensahe ng simula ang wika, unay sa kahulugan at pangalaway sa estilo. Pangalawa ay yung kay Theodore Savary na nagsasabing ang pagsasalin ay maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pagtutumbas sa kaisipang nasa likod ng mga pahayag na verbal. Pangatlo ay ang kay Peter Newmark na nagsasabing ang pagsasalin ay isang gawaing binubuo ng pagtatangkang palitan ang isang nakasulat na mensahe sa isang wika ng gayon ding mensahe sa iba pang wika. At yung panghuli ay kay Mildred Larson na nagsasabing ang pagsasalin ay muling paglalahad
sa tumatanggap na wika ng tekstong naghahatid ng mensaheng katulad ng sa simula ang wika, ngunit gumagamit ng piling mga tuntuning panggramatika at mga salita ng tumatanggap na wika. Mula sa mga nabanggit natin na definisyon ng pagsasalin, makikita natin na hindi nalilimitahan sa salita sa salitang tumbasan ang ginagawa ng isang tagasalin. At sa halip, hinuhuli niya ang mensahe o kaisipan mula sa simula ang lingguwahe para ilipat sa tunguhang lingguwahe. Kaugnay ng ating mga natalakay, sa libro namang The Art of Translation ni Savory noong 1968, nagbigay siya ng ilang mga prinsipyo sa pagsasalin na kung susuriin ay anim na pares ng magkasalungatang paniniwala tungkol sa pamamaraang gumabay sa pagsasalin sa iba't ibang panahon ng kasaysayan nito. Yung unang dalawa, a translation must give the words of the original, at pangalawa, a translation must give the ideas of the original. Ang unang pares ay tumutukoy sa naunan nating pinag-usapan na matagal nang pinagtatalunan ng mga tagasalin noon pa mang unang panahon. Salita ba ang isinasalin o ang ideya o kahulugan ng orihinal? Mga salita ba ang tutumbasan o ang mga ideyang ipinahahayag sa likod ng mga salita? Pangatlo at pang-apat, a translation should read like an original work, at a translation should read like a translation. Ang pangalawang pares ay tungkol sa estilo ng pagsasalin. Dapat ba itong magtunog orihinal o magtunog salin? Dapat bang parang orihinal na isinulat sa TL o dapat itong maging tunog salin o tunog dayuhang wika? Sa madaling sabi, alin ang dapat mangibabaw sa salin? Ang istruktura ba ng SL o ang istruktura ng TL? Panglima at panganim, a translation should reflect the style of the original, at a translation should possess the style of the translator. Ang pangatlong pares ay tungkol sa estilo ng pagsulat. Susundan ba ng tagasalin ang estilo ng orihinal na autor at tatangkain itong ilipat sa TL hanggat maaari? Kung mahaba ang mga pangungusap ng orihinal, halimbawa, gayon din ba kahaba ang mga pangungusap sa gagawing salin? O kung kukuhanin lamang ang mga ideya ng orihinal at isusulat ito ng tagasalin sa kanyang sariling pamamaraan? Pangpito at pangwalo, a translation should read like should read as a contemporary of the original, at pangwalo, a translation should read as a contemporary of the translator. Ang pang-apat na pares ay tungkol sa gamit ng lingguwahe. Alam nating nagbabago ang wika, no, dynamics ang wika. Tatangkain ba ng tagasalin na tapatan ang lingguwaheng kapanahon ng orihinal o gagamitin niya ang istruktura ng wika ng kanyang sariling panahon? Kapanahon ba ng orihinal na autor ang gagamiting lingguwahe ng salin o kontemporanyo ng tagasalin? Pangsiyam at pangsampu, a translation may add to or omit from the original, at a translation may never add to or omit from the original. Para sa panlimang pares, maaari kayang magdagdag o magbawas ang tagasalin o isalin kung ano lamang ang nakasaad sa orihinal. Kung may bahagi ba na malabo sa orihinal, may karapatan ba ang tagasalin na magdagdag ng paliwanag? At panghuli, panghuling pares, a translation of verse should be in prose, a translation of verse should be in verse. Tungkol sa pagsasalin ng tula, ang tinutukoy ng ika-anim na pares at pang-anim na pares, tula rin ba ang dapat na maging salin ng tula? O prosa, maraming nagsasabi na mahirap magsalin ng tula dahil napakaraming nawawala sa pagsasalin ng tula. Kaya makabubutian nila na prosa, sa prosa isalin ng tula upang mapanatili ang mensahe nito kung hindi man ang katangiang estetiko. Alin sa mga ito ang dapat na maging gabay sa pagsasalin? O kailangan nga ba na mayroon tayong iisang sagot sa lahat ng uri ng pagsasalin at mga tekstong ating sinasalin? Maaninag natin, no, sa pagdaloy ng ating usapan sa teorya sa pagsasalin, paano natin sasagutin itong mga tanong na ito? Okay. Magsimula tayo sa tanong na ano nga ba ang teorya? Ipinamamalagay na ang teorya ay nagmula sa salitang Griego na theia na nangangahulugang view at horao na nangangahulugang to see. Ibig sabihin, ang pagteteorisa ay pagtingin sa lawak ng makikita
Dito rin nagsimula yung salitang teatro. Ang teorya ang nagtakda ng lunan kung saan, tatakda ng lunan kung saan nangyayari ang proseso ng pagpili at pagbuo. Ilan sa mga profesional na tagasalin ay nagsasabing wala silang pinagbabatayang teorya. Minsan kahit na tayo rin mismo, kapag naharap tayo sa gawain ng pagsasalin, mayroong ganitong pagtingin na wala tayong teorya at sa halip nagsasalin lamang tayo. Ngunit sa katunayan, malay man tayo o hindi, familiar man tayo sa mga technical na termino ng teorya o hindi, palagi ang nagteteorisa ang isang tagasalin. Sa oras na matukoy niya ang problema, pinagpapasyahan niya ang solusyon mula sa mga nakalatag na iba't ibang mga posibilidad. At yung kaninang mga napag-usapan natin, mga prinsipyo na itinagi sa atin ni Savory, ay mga posibilidad na kung paano natin isasagawa ang pagsasalin. Kaya nga, naglatag tayo ng mga tanong. Yung mga tanong naman na ito ay hindi natin tinatangkang sagutin sa sesyon na ito, pero ibig sabihin, makikita natin kung gaano kalawak o komplikado yung usapin ng pagsasalin. Sa makatwid, mahigpit na magkaugnay ang teorya at praktika ng pagsasalin. Ang praktika o yung aktual na pagsasagawa ng pagsasalin ay ginagabayan ng teorya. So mahirap na magsalin ng walang teorya dahil imposible nga ito. Dahil malay tayo, hindi malay, meron, naroon yung teorya. Ang teorya ay hanay ng mga konsepto na naglalayo magsilbing balangkas at magpabuti sa ating ginagawang pagsasalin. Ito ang batayan ng tagasalin sa mga pagpapasyang paiiralin sa proseso ng pagsasalin ng isang partikular na teksto. Paano bibigyan kahulugan ng orihinal? Paano tutumbasan sa tunguhang lingwahe ang mga salitang ginamit ng orihinal na autor? Literal ba o liberal? Taksil ba o tapat? Lahat ito ay batay sa teoryang ilalapat sa isang partikular na gawain ng pagsasalin. Sa lahat ng ating mga natalakay, marahil na nanatiling tanong kung mayroon bang isang teorya sa pagsasalin na mapangahawakan ng lahat ng tagasalin. Marahil mapaghahanguan natin ng sagot ang disertasyon ni Batnag na pagbubuo ng teorya sa pagsasalin ng tula, paglalapat sa mga piniling tulang Afrikano. Narito ang CP. Sinusuportahan ng karanasan sa pagsasalin na una, may mga pangkalahatang teorya na maaaring gumabay sa pagsasalin sa pangkalahatan, ngunit bawat uri ng tekstong isinasalin ay nangangailangan ng sariling teoryang angkop dito. Sa makatuwid, ang isang partikular na anyong pangpanitikan, pati ang mga wikang kasangkot sa pagsasalin ay mahalagang salik na kailangang isaalang-alang sa pagbuo ng teorya. Kung gayon, mahirap pagtukoy ng iisang teorya para sa lahat. One size fits all. Iba ang teorya sa pagsasalin ng tula sa pagsasalin ng maikling kwento. Napakaraming teorya, no, habang tumatagal, napakarami. No, maaring sa mga libro na nakikita natin ngayon available sa merkado, napakaraming iba't ibang mga teorya na tinatalakay tungkol sa pagsasalin. At hindi na ito nakapagtataka dahil sintanda ng kasaysayan ng tao ang pag-iral ng komunikasyon interlingual. Sa katunayan, mula pa noong 3rd millennium BC, ang mga bilingual na talaan ng mga salita ay ginagawa na sa Mesopotamia at sa kasulukuyan, ang pagsasalin ay nangyayari na sa libong wika kung saan naroon ang mga bilingual at multilingual. Ayon kay Naida, isa pang rason sa multiplicidad ng mga teorya at maging ng mga subteorya, ang katotohanan na ang proseso ng pagsasalin ay maaaring tignan mula sa iba't ibang perspektiba, stylistics, una, intensyon ng autor, diversidad ng mga wika, pagkakaiba-iba ng mga kultura, suliranin sa interpersonal na komunikasyon, pagbabagong pampanitikan, mga tiyak na uri ng nilalaman, halimbawa personality test versus isang prosa, at mga sirkumstansya na pinagagamitan ng salin, ito ba ay ililimbag bilang libro o itatanghal sa teatro. So itong mga bahagi na to, itong mga salik na ito ay nagdudulot, no, ng iba't ibang mga pananaw sa kung paano magsasalin o sa makatuwid sa teorya sa pagsasalin. Sa patuloy na pagteteorisa, marami sa mga teorya ang nakadevelop ng mga konsepto at paliwanag para sa sari-saring aspekto ng pagsasalin. Sa librong Exploring Translation Theories ni Thiem, inihanay niya ang mga teorya sang-ayon sa mga nakikita niyang mga paradigm
o mga set ng prinsipyong tinutungtungan ng mga teoryang ito. Ayon kay Pim, nabubuo ang mga paradigma kung makakakita tayo ng mga pangkalahatang ideya, ugnayan at prinsipyo na pinagkakasunduan ng mga teorya. At sa punto ng ating pagtalakay, bibigyang pansin natin ang apat sa mga ito. Ang equivalence paradigm, ang purpose paradigm o ang tinatawag nating scopus, descriptive paradigm at cultural translation. Kung tutuusin, paghahanap ng katumbas ang pangunahing trabaho ng pagsasali. Ito yung ito yung pangkaraniwan nating nakikitang gawain natin kapag pinag-uusapan natin yung pagsasali. Kaya naman masasabing ang equivalence paradigm ang siyang inaangklahan ng ating mga naunang usapan kanina. Sa equivalence paradigm, ipinamamalagay na sa isang punto ang source o yung start text at salin ay may pinagsasaluhang magkatulad na value. Kaya tinatawag na equivalence o equal value. Ang ganitong ipinamamalagay na pagkakatulad ang siyang nagpapaiba sa salin mula sa iba pang uri ng teksto. So masasense mo kung salin siya o hindi. Naging matingkad ang ganitong pananaw sa equivalence sa mga kanluraning teorya sa pagsasalin sa ikalawang hati ng ikadalawampung siglo, partikular noong mga dekada 60 at 70. Hindi naman sinasabing 100% ang pagkakatulad ng source o start text at ng salin. Maaring ang equivalence ay makikita sa aspekto ng anyo o form at gampanin o function at anumang nasa pagitan ng nito. Halimbawa, sa kulturang Ingles, pinaniniwala ang malas ang araw na Friday the 13th. Pero sa kulturang Espanyol, ang malas na araw ay yung Tuesday o yung Martes. Ang tawag nila dito ay Martes 13 o Martes y 13. Ngayon, kung isasalin ang Martes 13 sa Ingles, maaaring ikonsidera ang anyo. Halimbawa, yung bilang ng salita, Martes 13, so dalawa lang. So pwedeng Tuesday 13 ang maging salin nito kung isasalin natin sa Ingles. Maari din naman yung gampanin. Ibig sabihin, ano ba yung function? Ano ba yung gusto nating maging maramdaman nung ating mambabasa ng target text, no? So, ang gusto nating maramdaman ay malas na araw, no, sa kultura nila at sa kaso na ito kulturang Ingles. So, yung Martes 13 ay maaaring ilipat, no, at isalin sa tekstong Ingles bilang Friday the 13th. So, maaaring ang equal value na pinag-uusapan natin dito ay nasa usapin ng anyo o ng form at gampanin o function. Sa ganitong paglalatag ng mga uri ng equivalence, kalaunan ang usapin ng equivalence ay nagiging malawak at masalimuot. Ilan sa mga teoristang nagbigay kahulugan sa pagsasalin na kaugnay sa equivalence ay sina Catford, Nida and Taber, Turi, Pim at Kohler. Ang equivalence paradigm, kagaya ng nakita natin doon sa pangalan niya kanina, natural at saka directional, no, magsimula tayo dito sa natural. No? So, mahati yung equivalence paradigm sa dalawang sub-paradigm, ang natural at ang directional equivalence. Sa natural equivalence, ipinamamalagay na ang pantay na halaga o value ng mga wika at kulturang kasangkot ay umiiral na bago pa ang aktwal na pagsasalin. So, ibig sabihin, likas yung pagkakapantay dun sa value. Ano mang value yung pinag-uusapan natin, pantay. Sa madaling sabi nga, likas, no, yung mga pagkakapantay na ito sa wika at kulturang ito, mga ito. Bunga nito, hindi siya maapektuhan ng direksyon ng pagsasalin. Ibig sabihin, pareho lamang ang lalabas na resulta kung nagsalin ka mula language A patungong language B o ang simulain mo halimbawa mula pat language B patungong language A. Halimbawa, yung eye ay mata. Pag sinalin ko yung mata, eye pa rin siya. Yun pa rin yung una kong may isip. Ito yung sinasabi natin na ito yung mga likas na may equal value, kaya natural equivalence. Sa ganitong pananaw na natural ang pagkakapantay ng halaga ng mga wika at kultura, ang gampanin ng tagasalin ay tuklasin o diskubrihin at hindi likain, no, ang mga umiiral na pagkakapantay na ito. At paano din i-discover yung mga umiiral na pagkakapantay? Maaring tingnan natin doon sa usapin ng signification, halimbawa, o yung kahulugan, no? Halimbawa, walang
eksaktong salita ang wikang Pranses para sa shallow. O sa atin, yung mababaw, no? Shallow. Pero ang signifikasyon nito ay maaaring mahuli ng dalawang salita, yung profound. Ibig sabihin, hindi masyadong malalim. So kapag sinubukan nga nating i-Google Translate, no, yung profound, ang malalabas na katumbas nito sa Ingles ay shallow din. So nakakabalik siya doon sa original. Maari din naman yung componential analysis na tinatawag ang maging paraan natin kung paano natin didiskubrihin yung kanilang umiiral na pagkakapantay. Kapag sinabi natin componential analysis, ginagawa natin yan, ano, sa pag-aaral ng wika. Halimbawa, yung man, di ba, plus male plus mature. Ang woman minus male plus mature. So meron kang mga primes na tinatawag o mga salitang batayan ng pagkakaugnay. So kung isang kultural na salita ang pinag-uusapan natin, huhulihin mo ang katangian nito na maaaring may kaparehong katangian sa kultura at wikang pinagsasalinan. So maglalatag ka ng mga primes saan sila nagkakaugnay. So yung kung isasalin mo siya sa sa isang target na language, kailangan makita ang yung doon sa mga options mo, sa mga choices mo na salita, ang hinahanap ko dito, alin yung salita na marami silang pagkakatulad batay sa componential analysis. So halimbawa, para mahagip ko ba ang danas sa ng ang danas ng sinigang na hipon, no? Kung pwede ko ba siyang kung isasalin ko siya sa wikang Thai, pwede ko bang sabihin na tom yum kung ang kung ay hipon. So tom yum yung soup na sour soup ng mga Thai, no? Mahagip ba siya, no? Paari kong tingnan doon sa ano yung mga pagkakatulad nila, no, ng kanilang mga component. Okay? So ano ba yung mga pinagsasaluhan ng kanilang katangian? So ito yung maaring paraan, ano, ng paghagip natin doon sa natural nilang pagkakapantay, no? Maaring signification, maaring componential analysis, maaring meron pa kayong ibang mga naiisip, no? Pero ito lamang yung para lang makita natin kung paano natin dinidiskubre, no? At hindi tayo naglilikha ng isang salita. Okay. Kung sa natural equivalence, sa alinmang direksyon ng pagsasalin, sabi nga natin kanina, mula language A tungo language B o mula language A, ala language B tungo language A, kamagsisimula ay pareho yung makukuha mong resulta o value, hindi ito matitiyak sa tinatawag naman nating directional equivalence. Klasikong halimbawa nito ang ibinigay ni na Punic at Cosmol para sa terminong Eton, proper name, Eton School, no? E-T-O-N, na tinumbasan sa wikang Aleman na Eine Dea Englische Elitation o one of the elite English schools. Isa itong halimbawa ng amplification dahil sa paggamit nito ng mas maraming salita para mailatag ang ideya nung nasa source text, no? So yung Eton ay sinalin na mas marami yung salita, apat na salita. Eine, Dea, Englische, Elitation, one of the elite English schools. Okay? At explicitation, dahil ginagawa nitong lantad ang impormasyon na maaaring idikit ng mga mambabasang Ingles sa salitang Eton. No? Yung Eton School, syempre, kinukuha mo yung idea na yon sa magitan ng pagsasabi na ito nga yung isa sa mga pinaka-elite na eskwelahan. Ang dagdag na impormasyon na ito ay hindi nangangahulugang paghahanap ng natural equivalence. Kasi kanina sa natural equivalence, sabi nga natin, ibalik mo man siya sa dati, no? Ibalik mo man siya sa source text, pareho yung makukuha mo. Pantay siya. Natural kasi yung kanilang pagkakaugnay. Okay? Dito ay hindi natin matitiyak yung ganitong directionality, no? Hindi reciprocal yung directionality nila. Maaring tama yung tumbas, no? Pwede natin sabihin na yung Eton ay itutumbas natin dun sa Eine Dea Englische Elitation, no, sa Aleman, pero maibabalik mo ba yung idea ng one of the English schools at automatic kung may isip mo ay yung Eton School? Hindi, no? So parang kunyari Ateneo, sabihin natin, o LaSalle, sabihin natin one of the kunyari elite private schools, no? Pero pag sinabi mo lang sa teksto mo na one of the elite private schools, may isip mo ba kagad na ang tinutukoy dito ay yung Ateneo o yung De La Salle? Hindi. So yun yung sinasabi natin na hindi siya
hindi reciprocal, no, yung directionality. Okay. Sa makatawid, sa directional equivalence, ang tagasali na hindi tagatuklas ng likas na umiiral na pagkakapantay sa mga kultura at wika, kundi aktibong lumilika ang tagasali ng isang bagay sa target na wika o kultura na ang layunin pa rin ay mapanatili yung pantay na ugnayan. Maaari itong makita sa polarities o binary opposition na usapin ng free o literal translation na inihain sa atin ng iba't ibang mga teorya na. Halimbawa, yung kay Naida na formal o ibig sabihin yung literal o tapat sa anyo at nilalaman versus dynamic o yung functional equivalence na hagip ang mensahe ng original na lumilika ng kaparehong reaksyon sa mambabasa sa TL. Pangalawa ay yung kay Schleiermacher na domestication, ibig sabihin dinadala ang may akda sa mambabasa. Nagiging natural, no, yung teksto, nagiging natural ang dating ng teksto sa mambabasa sa TL. Versus foreignization, dinadala naman ang mambabasa sa may akda o pinananatili yung foreignness ng natural. So masasense mo kagad na isalin ito kasi nandun pa rin yung mga foreign elements. Okay. Pangatlo ay yung kay Newmark o semantic. Mas nakakiling ito sa SL o sa source language. So ibig sabihin, meron itong hibo ng original versus yung communicative o mas nakakiling sa TL na mas malaya at natural sa mambabasa sa TL. Pang-apat ay yung kay Levy, yung illusory. Pag sinabi natin illusory, hindi mo na namamalayang salin dahil sa pagkakaangkok nito sa target na kultura versus anti-illusory o pinananatili ang ilang feature ng source text at malayang mambabasa na isa itong salin. So makikita natin may mga pagkakaugnay-ugnay. No? Bagamat nag-iiba yung mga termino, pero may pagkakaugnay-ugnay yung mga binary oppositions. Panglima yung kay House, yung overt. Ang overt ay yung source culture-oriented translation. Ibig sabihin, tapat sa source text at kultura versus covert o target culture-oriented. Pang-anime yung kay Nord, yung documentary, mas nakakiling ito sa source text versus instrumental na mas independent sa source text. Pang-pito ay yung kay Turi na adequacy, tapat sa SL versus acceptability, nagko-comply ito sa panuntunan at istruktura ng TL. At kay Venuti, yung usapin ng fluency, may nakadikit ng domestication at resistance na kadikit ng foreignization. Ang mga pananaw na ito, makita nga natin, halos magkakaugnay pa rin sila, mailulugar natin sa idea ng free at literal translation, free versus literal translation, ay may ugat din kay Cicero na nagsasabing ang isang teksto ay maaaring isalin sa dalawang magkaibang paraan. Yung tinatawag na ut interpres o in the manner of the interpreter, ibig sabihin literal, misalin, versus ut orator o in the manner of the orator, pwedeng muling likhain yung teksto na nagpapalagay na may mga value na nanatili. So ito pa rin, nasa usapin pa rin tayo ng equivalence. No? Hinahanap pa rin natin yung, nandun pa rin tayo sa pagtatapat ng pantay na value, pero this time, lumilika yung tagasalin, malay na lumilika yung tagasalin ng ipantatapat niya, no, para matiyak na mayroong pagkakapantay yung source text at saka yung target text. May ugnay sa directional equivalence, ang masasabi nating karaniwan natin nakikita, no, na sa mga libro na or nakasanayang hakbang natin sa pagsasalin mula Ingles tungong Pilipino. Doon sa libro na patubay sa pagsasalin ni Almario, ito yung apat na hakbang. Yung una, paghanap ng katumbas sa Pilipino. Pangalawa, kung walang katumbas sa Pilipino, paghanap ng katumbas sa ibang wikang katutubo ng Pilipinas. Pangatlo ay yung panghihiram. At ang panghihiram ay maaaring mangyari sa tatlong punto. Yung una, mula sa Espanyol at isinusunod ang baybay sa tuntuning Pilipino. Pangalawa ay mula sa Ingles na pinananatili ang original na spelling at pangatlo mula sa Ingles na sinusunod ang baybay sa tuntuning Pilipino. At kung hindi pa rin tayo nakakahanap ng katumbas, no, lumilikha tayo ng ating sariling mga salita. Sa kabuuan, paalala lamang, kagaya ng binabanggit natin kanina, natural man siya o directional,
kapwa ito kapaloob na kapaloob sa tinatawag nating equivalence paradigm. Ibig sabihin, may kinalaman ito sa teorisasyon at hindi sa aktual na pagtingin sa teksto kung alin dito ang natural o directional. Hindi ka tumitingin sa teksto at tutukuyin mo doon sa text, ah, ito natural, ah, ito directional yung equivalence. No, hindi natural siyang nangyayari. No? Yung natural na nangyayari, umiiral yung dalawang ito. Maaaring umiral ang dalawang ito sa iisang teksto at sa loob ng konseptualisasyon ng isang teorista. Maari itong ginagawa natin. Ano, meron ganito tayong mga ginagawa. May na pagtutumbas, natural man siya o directional sa ating ginagawang mga pagsasalin. Okay? At maaaring yung umiral ito sa kaisipan ng isang teorista, no, yung pareho, yung natural at directional. Halimbawa, yung kay Vinay at Darbelnet, kinikilala nila ang borrowing na mailulugar bilang directional, pero may mga estratehiya rin silang ibinibigay na nagpapanatili ng natural equivalence. At gayon din si Naida, kung mababalikan natin yung kahulugan na binigay natin kanina na siya yung nagbigay, pero tinalakay natin kanina yung kahulugan yung definition niya ng translation ay nakatungtong sa natural equivalence, paghahanap ng natural, 'di ba, na pangtapat. Okay? Pero ang pananaw niyang formal versus dynamic ay directional equivalence naman. So pwede siyang umiral sa iisang teorista. Okay? So magkaugnay, nasa ano pa rin siya, nakapaloob pa rin siya sa equivalence paradigm. Ngayon, dumako naman tayo sa purpose paradigm o yung tinatawag na scopus. Ang scopus ay salitang Griego na nangangahulugang purpose, goal. Isa itong critic sa equivalence. Ang paradigm shift na ito ay maiugat noong 1984 sa pagkakalathalan ng librong, hindi ko na pangangahasan na banggitin ito sa wikang Aleman, pero ang title nito sa Ingles ay Foundation for a General Theory of Translation nila Katharina Heise at Hans Vermeer. Sa katunayan, nabuo yung ideyang ito ni Vermeer noon pang 1978 bago pa nailathala yung libro nila ni Heise. Sa pananaw ng scopus, maaaring iba na ang papel ng target text. Halimbawa, yung matandang teksto para sa kontemporanyong mambabasa. Okay? Kung ganito ang itsura ng komunikasyon, no? Kung ganito ang itsura ng komunikasyon sa source culture na may tiyak na layon o purpose noong panahon na iyon, walang garantiya na ang kaparehong teksto ay gagamitin ng target na kultura sa pareho ring purpose o parehong layon. Okay, maaari ding ang senaryo ay isa ang teksto at iisa rin ang tagasalin, pero ginagawa niya yung pagsasalin ng teksto sa magkaibang layunin. Kunyari, yung isang tekstong tula ay isasalin ko siya sa paraang yung isang kwento, isasalin ko siya isang tekstong kwento, maikling kwentong Ingles, isasalin ko siya sa wikang sa isang kwento rin, no, na ililimbag sa wikang Pilipino. Or isasalin ko naman siya bilang para itanghal sa teatro, magkaiba yung purpose na yon. Okay, sa katunayan, sabi nga dito ni Vermeer, kalakhan nga ng mga salin natin, actually yung equivalence, sabi nga, yung equivalence, ito yung ideal, no, na pareho yung purpose ng ginagawang pagsasalin. Pero sa katotohanan o sa kalakhan, ang mga salin natin ay may ibang layunin mula sa source culture, no, at layunin doon sa target culture. At kung gayon, gumagawa ang tagasalin ng radikal na pagbabago sa teksto. Sa makatuwid, ang tinatampok ng ideya ng scopus, sabi nga natin, ay yung layon o purpose. Okay? At hindi yung source at ang target text. Okay? So anong implikasyon ng isang scopus theory? Una, kinikilala yung posibilidad, iba't ibang posibilidad ng pagsasalin ng teksto. Sabihin, hindi ito ang isang maikling kwento ay pwedeng ang itanghal, no, ay pwedeng maging maikling kwento pa rin, pero ganun man, dahil iba ang mambabasa, maaaring iba rin yung purpose natin sa ginagawa natin. Okay? Nagiging target text oriented din ang pagsasalin kasi gusto nating malaman ano yung purpose nito doon sa mga target ng mambabasa natin. At
Sabi nga, sa halip na tignan ng ST bilang isang fixed body of facts na kailangan nating tapatan, no, o tumbasan, at maipasa sa target audience, ang ST o yung source text ay tinitignan bilang information center na dapat suriing mabuti ng tagasalin para mapili ang mga elemento at katangian nitong pinakaangkop sa layunin ng ating pagsasalin. So hahanapin mo dito, anin dito yung mga mahalagang mga bahagi na para sa iyong purpose, no, para sa iyong layunin. Pagsasalin, sabi nga, ay ang isa pang implikasyon ng Scopus ay yung pagtingin na ang pagsasalin ay paglikha ng bago at original sa halip na magbigay lamang ng parehong impormasyon gamit ang ibang wika. Halimbawa ng Scopus ay halimbawa yung scientific text na gagawin nating magagawa natin ng simplified na version. So, halimbawa, ang karanasan namin noon nung sa panahon nga ito, no, ng yung weather update, no, panahon na yung mga weather update na binibigay ng PAGASA sa madla, no. So ang naging issue noon ng panahon ng Yolanda 2013 ay yung hindi nga, no, dahil nasa wikang Ingles at technical kadalasan pa, no, yung mga salita ay hindi siya naunawaan ng mga taong pinag-uukulan nito. Okay, so nagkaroon ng workshop na simplification workshop. Hindi siya simpleng hindi siya ano salin talaga na hahanapin mo yung equivalent ng mga katumbas ng mga salita sa English, kundi i-simplify ang weather update at hindi mo lamang siya sinasalin sa Filipino, kundi pinapasimple mo yung mga salita sa Filipino, kasi ang ideya ng weather update dapat siyang maintindihan ng isang 7 taong bata. So kahit na siya yung nakikinig lamang ng weather update, wala yung mga magulang niya para gabayan siya at unawain kung ano yung nakikita niya sa weather update, kailangan niya maunawaan ito kasi matter of survival niya ito. Okay? So mula sa isang scientific text, nagkakaroon ng simplified na version para sa madla. Ganun din, halimbawa, yung adaptasyon ng Don Quixote para maging kwentong pambata. Okay? So, isa itong pagbabago ng teksto, no, batay sa layunin. Isa pang halimbawa ay yung pagtatanggal ng mga repetisyon sa mga aral ni Buddha para maging mas katanggap-tanggap ito sa modernong mambabasa. At ganyan din yung pagdaragdag ng paggalang sa mga business letter na nakasulat sa Ingles. So kapag sinali natin sa Filipino, dahil may iba ng target na mabasa, merong mga pagbabago na gagawin tayo sa teksto, kaugnay ng ating kultura, ng ating pagiging yung galang, no, yung pagiging yung ating pagiging magalang na iba doon sa paggalang sa Ingles. Okay. So yun yung purpose paradigm. Sunod, ang deskriptibong paradigma o descriptive paradigm ay pinasimulan naman ni Gideon Turi. Nagmumula siya sa literary studies. Okay? Particular sa comparative literature sa pagitan ng Europa at ng Gitnang Silangan. Gayunman, ang pananaw na ito, pagamat isa siyang paradigm, no, ay may ugat, no, at ito ay ginawa nga, pinormulate ni Gideon Turi noong 1995-2012 sa kanyang librong Descriptive Translation Studies and Beyond. Ang pananaw na ito ay may ugat pa sa mga Russian formalist sa pagsisimula ng 20th century at sa mga naisagawa sa Prague, Bratislava, Leipzig at Tel Aviv. So si Turi ay isang tagasalig Israeli. Ayon kay Turi, iba-iba ang mga nagagawang salin. Lahat ng mga tao, iba-iba yung mga style nila, iba-iba yung mga technique nila sa pagsasalin. Kaya sa halip na sabihin kung paano dapat magsalin, ang mas higit na dapat pagtuunan ay kung ano ang ginagawa at bakit nila ito ginagawa. Kaiba kay Vermeer, para kay Vermeer kasi sa Scopus paradigm, maliit yung pagtingin niya doon sa equivalence paradigm. Sabi nga, yung equivalence nga ay critic nga, no, yung Scopus ng equivalence paradigm. Pero para kay Turi, ang equivalence ay lantad na katangian ng lahat ng pagsalin. Ito ay isang general feature ng translation. At mula rito, ang dapat malaman ay anong klaseng pagtutumbasan ang naisagawa. Kaiba naman sa equivalence paradigm, na higit na nakatuon sa panig ng source text, ang pangkalahatang focus ng descriptive paradigm ay ang target text. Ibig sabihin, hindi tayo naririto upang husgahan kung maganda o hindi ang nagawang salin batay sa
source text, kundi obserbahan ang mga paraan na isinagawa para maisalin yung isang teksto. Kaya nga siya descriptive, no? At hindi siya nagpre-prescribe. Ang descriptive paradigm ay hindi isang teaching paradigm, okay? Kundi mas nakaangkla sa pag-unawa ng mga literary scholars. Kaya nga siya hindi tayo matututunan talaga dito kung paano magsalin. Hindi siya magbibigay ng ganung klaseng technique. Kundi ang binibigay niya sa atin ay papaano nangyari yung mga pagsasalin sa mga naunang mga teksto na sinusuri natin. Kaya dito nga nasimulan yung translation studies. Okay. Dahil sa pagbabagong nagaganap sa literary at cultural studies kung saan hindi na lamang nalilimitahan sa teksto kundi sa mas malawak na kontekstong panlipunan, naging bahagi ng descriptive translation studies ang pagtingin hindi lamang sa salin kundi maging sa kung sino ang tagasalin at kung sino ang kliyente ng salin. Paano kumikita halimbawa ang translator? Isa yan sa mga tanong. Sino ang nagbabayad sa kanila? Halimbawa. At kung gayon, maaaring hindi yung purpose, hindi yung layunin, ang pangunahing salik sa ginagawang pagsasalin, kundi yung kita. Okay? At sabi sa mga pagsasalin na naisagawa ko, halimbawa, nagsalin ako noon para sa Save the Children ng isang survey, okay? May mga conditions din na binibigay yung Save the Children na ito, panatilihin natin itong salita na to. So, hindi ko siya pakikialaman. So may mga ganitong mga transaction na nangyayari, no? May yung proseso tinitingnan din natin, yung mismo production ng pagsasalin sa descriptive. Dagdag pa sa descriptive paradigm, tinitingnan ng pagsasalin na umiiral sang-ayon sa norm o disposition para maisakatuparan ng isang gawain. Ang ginagawang salin ay hindi sobrang laya, no? Hindi naman yung basa kung anong gusto mong salin. Pero hindi rin naman regulated ng batas o ng iisang tiyak na panuntunan. Kumbaga, merong somewhere in between. Dito pumapasok yung usapin ng norm. Naiimpluensyahan tayo sa ating ginagawang pagsasalin ng mga tanong na halimbawa, ano ba ang inaasahan ng mga tao sa ating ginagawang pagsasalin? Ano ba ang inaasahan sa atin ng mambabasa? Ano ba ang inaasahan sa atin ng kliyente nagpapasalin? Ano ba ang inaasahan sa atin ng ating kapwa tagasalin? Okay? O ano ba talaga ang ginagawa natin? No, production norm. Ano ba ang bentahe ng isang tao sa oras na maging tagasalin siya? So lahat ito ay mga bagay, no, na nakakaapekto sa ating ginagawang pagsasalin. Bagamat hindi nga tinatakdaan ang pagsasalin, no, yung mga norm na ito ay nagpapanatili na okay, meron pa rin tayong ginagawang pamantayan sa ating ginagawang salin. Kahit nga hindi pa tayo malay doon sa mga teorya o mga termino. Ang ganitong mga pagmumuni-muni ay naghikayat sa paglalarawan ng iba't ibang uri ng salin at naglatag ng batayan sa pagsasagawa ng mga pananaliksik sa araling pampagsasalin o yung translation studies. May tuturong halimbawa ng paglalarawan sa salin ang naisagawa ni Enriquez at Marcelino sa polyetong Neo-Colonial Politics and Language Struggle in the Philippines na tinitingnan din bilang kaparaanan sa pagpapaunlad ng terminolohiya sa disiplina ng sipolohiyang Pilipino. So, tinignan nila anong mga naging salin ng iba't ibang mga salita, mga terminong sipolohikal sa nakalipas na mga sa mga teksto, tekstong sipolohikal at sa mga ginamit na sa mga kumpirensya. At dito lumabas itong sham na antas na ito. Yung una ay yung saling angkat o direct borrowing na hinihiram ang ideya o salita ayon sa orihinal nitong kahulugan na wala o kaunti lamang ang pagbabago sa spelling. Halimbawa, yung amnesia o ego sa wikang Latin ay ginagamit bilang amnesia o ego sa mga tekstong nakasulat sa Pilipino, sa sikolohiya, at gayon din yung salitang gestalt sa Aleman. Pangalawa ay yung saling paimbabaw o yung surface assimilation. Ito yung panghihiram ng salita at kahulugan nito na binabago ang tunog at pagbaybay. Halimbawa, social interaction na ang magiging social na interaction. Okay? So binago yung tunog at yung pagbaybay. Pangatlo ay yung saling panggramatika o grammatical translation na inaayon ng hiniram sa palabuang Pilipino. So halip na social na interaction, gagawin ko siyang interaksyong sosyal kasi mas natural yon sa aking, sa istruktura ng Pilipino. Pang-apat,
yung saling Hiram o yung loan translation o bahagi ng patuloy na proseso ito ng paghahanap ng angkop na salin ng mga salita. So yung social interaction na naging social na interaction, na naging interaction social, ay naging pakikipag-ugnayang panlipunan. Okay, so tinapatan mo ng salita yung mga salitang nasa source language. At halimbawa pa nito, yung mekanismong pananggalang para naman sa defense mechanism. Okay. Panglima ay yung salitang likha o yung word invention. Sa larangan kasi ng psikolohiya, sabi nga rin nila Enriquez, ay hindi ito popular na practice sa psikolohiya sa Pilipinas. Kasi kung gagawin nila ito, kukuha na lamang sila ng mga salita na nasa original na tekstong Ingles. Okay? O sa iba pang mga wika. Pang-anim ay yung salitang daglat o abbreviated words. Ito marami nito sa psikolohiya kasi maraming mga salita o maraming mga termino o konsepto na mahaba. Kaya so kailangan siyang paiksiin. So yung paggamit ng contraction, pagpapaikli ng salita at paggamit ng acronym ay mga halimbawa nito. Halimbawa, yung panukat, mga panukat psychological kagaya ng PUP. O ibig sabihin ng PUP, yung psychological test na ito, ibig sabihin nito ay panukat ng ugali at pagkatao. At yung mapa ng loob. Ibig sabihin ng mapa, acronym ito, na ibig sabihin, masaklaw na panukat ng loob. Pampito ay yung salitang tapat o parallel translation. Ibig sabihin nito, yung paggamit ng salitang umiiral sa target language na ang pagkiling ay sa ideya pa rin ng, o kahulugan, kaisipan ng SL. Halimbawa, yung social interaction, balikan natin, mula sa social na interaction, naging interaction social, naging pakikipag-ugnayan panlipunan, dito tinatapatan mo na siya sa salita mo, pero ang ideya ay nakadikit, ang kaisipan ay nakadikit pa rin doon sa source text. Okay? Doon sa, ang halimbawa nito ay yung pakikisalamuha. Okay? Pangwalo ay yung salitang taalo, indigenous concept-oriented translation, gaya ng salitang tapat na tumutukoy ito sa paggamit ng umiiral na salita na sa TL. So, balit sa pagkakataong ito, ang pagkiling mo o ang focus mo ay konseptong mahalaga sa lipunan mo. So, in this case, lipunang Pilipino. So, yung pakikisalamuha, dahil isang bahagi lamang ito ng pakikipag-ugnayan no, sa malawak na konsepto ng ugnayang Pilipino, ang pinakaangkop, nakikita ang pinakaangkop na salin kung ang pag-uusapan natin ay salitang taal, ng social interaction ay pakikipagkapwa. Okay? At sa larangan ng sikulo ng Pilipino ay integral no? Ito yung pinaka-ubod ng halagahin ng kapwa. At yung pangsyam ay yung salitang sanib o yung amalgamated translation. Ito yun naman yung paggamit ng mga salita mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Halimbawa, yung nakam sa Iloco ay nang ibig sabihin ay loob. Okay? So, sinurvey, no? At dinescribe, tinignan, sinuri ang mga teksto na available na mga nasusulat na mga teksto sa psikolohiya sa wikang Pilipino at gayon din ang mga nabahagi na sa mga kumperensya at nakita na ito yung kadalasang paraan ng pagsasalin na isinasagawa sa larangan. So, naging nakatulong din ito para sa pagpatuloy na pagpapaunlad ng mga terminolohiya sa disiplina. Ang panghuli na aking tatalakayin dito sa ating limitadong panahon ay yung tinatawag naman na cultural translation. Ang isang interesanting area ng pagsisiyasat sa kasalukuyan na binigyang pansin ni Pim sa kanyang libro nga na Exploring Translation Theories bilang isang umuusbong na paradigm o paradigma ay yung pagsasaling kultural o cultural translation. Hindi talaga, kagaya ng descriptive paradigm, hindi talaga ito nakatuon sa praktika ng pagsasaling pero naghahain ito ng panibagong pagtingin sa gamit ng salitang translation sa lenteng kolonyal at postkolonyal. Okay, ayon kay Pim, ang cultural translation ay iba dun sa tinutukoy na kultura noong unang bahagi ng dekada 90 na nagsasabing bukod sa lingwistikong salik, kailangan nating tignan ang kultural na salik sa pagsasaling. Hindi 'yun yung tinatawag niya, hindi ito yung tinatawag na cultural translation na tine-take into consideration mo yung cultural factor, hindi. Kasi itong yung consideration ng cultural factor, kahit sa mga naunang paradigm, sinasagot na yan. No? Naisagawa na ito sa mga deskriptibong paradigm sa Prague, Bratislava, Leipzig, at Tel Aviv.
Ang cultural translation na tinutukoy dito ni PIM ay nangangahulugan, no, o tumutukoy sa pagsasalin bilang problematic at bilang proseso kung saan walang pagsasalin. So ang sabi, ang salita niya ang ginamit, translations without translations. So, kumbaga, lumalabas na ito, no, nagiging metaphor na yung paggamit ng salitang translation. Lumalabas na siya doon sa nakagawian nating pananaw sa pagsasalin, sa paggamit ng salitang translation. Ibig sabihin nito, nakatuon siya sa proseso sa halip na sa teksto. Upang maunawaan natin, mahalagang bagtasin natin kung paano ito nagsimula, yung cultural translation o pagsasaling kultural. Mailulugar ang unang paggamit ng terminong cultural translation sa mga ethnographers na British ethnographers o ethnografong Ingles na nagtutungo sa isang primitive at malayong pook mula rito ilalarawan nila at isusulat ang pook na ito sa kanilang wika, sa wikang Ingles. Dahil dito, kinakailangan nilang humanap sa wikang Ingles ng mga description para sa panlipunan at pangkulturang realidad na naobserbahan nila doon sa pook na pinuntahan nila. At syempre, dahil iba ang realidad, kaya hindi madali o walang tiyak na katumbas ito sa Ingles. Pero hahanapin nila yun. Ang produkto ng kanilang description ang kinatawag nilang cultural translation. Sa kalaunan, dumawig ang konseptualisasyon ng cultural translation na ngayon ay sumasaklaw na sa kabuuang problematik ng description ng iba't ibang kultura, kung saan inilulugar na rin problematic ng translation ang posisyon ng mga immigrant sa isang host na kultura. Okay, so labas na talaga siya doon sa alam nating paradigm na kinasanayan natin mga paradigm sa translation. Ibig sabihin, hindi na lamang ang komunikasyon na umiiral sa dalawang magkahiwalay na bansa na may sarili-sariling wika o kultura, halimbawa Pilipinas at Estados Unidos, ang nangangailangan ng pagsasalin, kundi yung tinatawag ni Homi Bhabha na third space, no, kung saan wala nang, kaya ang ito tumutukoy siya doon sa ideya na wala nang purong kultura. Halimbawa, anong ibig sabihin na wala nang purong kultura? Ang mga Pinoy ay nagmamigrate sa US. So nagiging bahagi sila ng komunidad ng Estados Unidos. At ang mga multinational na kumpanya, maaaring ilan sa mga US citizen, ang mga Amerikano, ay nagmamigrate din sa Pilipinas, o yung mga multinational companies na nakabase sa US ay narito na rin sa Pilipinas. Okay, so ibig sabihin merong mga overlapping shared culture ang Pilipinas at Estados Unidos. So hindi na lamang siya itignan bilang magkahiwalay na bansa, kundi magkahiwalay na kultura at wika, dahil sa pag-uugnayan, no, sa mabilis na mobility ng tao at sa paglipapalitan ng impormasyon, nakikita natin na meron ng mga overlapping shared culture. Ang pagtatangkang suriin ng komunikasyong nalilika at nangyayari sa mga third space o mga third spaces ang suliranin na gustong tugunan ng tao sa cultural translation. Sa ganitong konteksto, ginagamit bilang metapora ang salitang translation na tumutukoy sa pagsasalin na wala ang kinasanayang aktual na pagsasagawa nito. So, iba na siya. No? Iba na yung paggamit na sa salitang translation. So, ibang paradigm na siya. Bakit naging ganito ang paggamit sa terminong translation? Ayon kay Pim, mayroong mga bagong problema na hindi rin natutugunan noon kung pag-uusapan ang kultura at pagsasalin. Dagdag niya, kung ang pagsusuri pa rin na ginagawa natin sa salin ay nasa usapin ng SL at PL, hindi natin ganap na nakikita ang realidad ng mga taong pinag-uukulan natin ng salin. Dahil sa ganitong mobility ng mga tao at mabilis na palitan ng komunikasyon, ang pagsasalin ay umiiral sa kabuuang serya ng kultural at profesional na third spaces, na iba sa mga naunang paradigm na nakatuon sa mga binary oppositions, yung mga nilatag natin kaninang mga polarities. Ang paggamit ng translation, o yung salitang translation sa ganitong pananaw, ay mailalapat sa usapin ng hermeneutics, o lahat ng interpretasyon ay pagsasalin, immigration, paglalakbay, cultural heritage kung saan ang kultura ng nakaraan ay nagsasalita sa kasalukuyan, pamamahala at iba pa. Sa makatuwid, ang pagsasalin ay nasa lahat na ng dako. So ganito lumawak at naging complex to yung usapin ng translation at yung mga paradigms at mga theory na kadikit nito. Sa lahat ng ating tinalakay,
No, sa kabila ng mga komplikasyon na ito, ano nga ba ang halaga ng teorya sa pagsasalin? Gaya ng ating nabanggit sa simula, ang teorya ay hindi maihihiwalay sa praktika. Kaya naman nagsisilbi itong gabay sa proseso ng pagsasalin. Maaring ang ginagawa natin ng pagsasalin kahit hindi natin tukoy ang mga teorya at teknikal na mga terminong kapaloob dito. Gayunman, ang kamalayan sa iba't ibang teorya ay nagbibigay sa atin ng praktikal na benepisyo kapag nahaharap tayo sa mga problema ng pagsasalin kung saan walang establisadong solusyon at nangangailangan ng ating pagiging malikhain. Kasi kung meron kang kamalayan sa iba't ibang mga teorya, mas meron kang kapasidad na maging creative. No, kung hindi nagsaswak ito sa mga teorya, maaring kailangan mong bumuo ng sarili mong teorya. Sakaling may mga argumentong maganap, ang kaalaman natin sa mga teorya sa pagsasalin ay nagsisilbing kasangkapan upang matukoy natin ang ating posisyon at maidepensa rin ang posisyong ito. Gayun din, ang mga teorya ay maaring lumikha ng mga produktibong tanong at makapagmungkahin ng mga makabagong sagot, kaya hindi natatapos ang pagtiteorisa. At sa huli, ang teorya ay maaring maging ahente ng pagbabago lalo na kung binuo ito upang hamunin ang mga naunang paradigm o mga naunang ang mga limitadong kaisipan sa mga naunang teorya. Sa ganang ito, ang pagkakaroon ng multiplicidad ng mga teorya ang naglulukluk sa pagsasalin bilang isang kompleksikong usapin na ating seryosong pinag-aaralan at pinagkakadalubhasaan pa nga sa mga iba't ibang mga akademikong institusyon. Diba, hanggang PhD meron, PhD in translation. Dito pa lang mauunawaan natin na hindi biro ang gawaing pagsasalin at hindi automatikong maihingi lang natin, no? Maihingi lang natin ang tumbasan sa mga guro sa Pilipino at sa mga taga-salin. So isa siyang disiplina na at isa siyang practice na kailangan nating sanayin ng ating mga sarili. Okay? At hindi ito automatikong naibibigay o automatikong makukuha natin sa mga guro sa Pilipino at sa mga taga-salin. So narito po yung aking mga sanggunian at yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Jason Petra, sa iyong pagbabahagi o pagbabahagi ng iyong kaalaman tungkol sa ilang mahalagang konsepto at teorya sa pagsasalin mula sa idea, no, ni na Naida, Savory, Newmark at Larson tungo sa iyong paliwanag sa ugnayan ng teorya at praktika ng pagsasalin. Malinaw po sa panayam ni Dr. Petras na palaging gumagamit ng teorya ang mga taga-saling, malay man tayo o hindi malay. Ibig sabihin, ganito kahalaga ang teorya. At pinatunayan pa ito, no, nung pahayag ni Batnag noong 1997 na sinusuportahan ang karanasan ng pagsasalin na may pangkalahatang teorya bilang gabay. Bawat uri rin ng teksto ay nangangailangan ng angkop na teorya. Okay? Halimbawa, sa anyong pampanitikan, mahalaga ang gampani ng wika sa pagsasalin sa pagbuo ng teorya. Ibig sabihin, iba ang maaring fit na teorya, no, para sa pagsasalin sa tula, gayon din sa maikling kwento. Samantala, inalatag din ni Dr. Jason ang ilang teorya na maaari natin maging gabay sa pagsasalin. Maring ang iba dito ay hindi natin batid na nagagamit na pala natin sa mga pagkakataong tayo ay nagsasalin. Sa makatawid, bukod sa proseso ng pagsasalin, napakahalaga na may kaalaman tayo sa teorya, no? Ngayon naman po, itutungo tayo para sa mga tanong. Maaring i-chat po ninyo ito sa ating chat box. Maaring pong ibigay din ninyo ang inyong institusyon na inyong kinabibilangan para na amin din mapagit sa ating live, no, na panayam sa araw na ito. Sulitin po natin yung ano yung malawak na kaalaman ni Dr. Jason sa pagsasalin. At binabati rin po namin ang mga kasama po namin ngayon sa dito sa Zoom, gayon din po sa mga nanonood sa ating Facebook. So napakarami pong nanonood sa ating Facebook Live sa araw na ito. Ayan, siguro Sir Jason, habang naghihintay tayo, no, baka parang nagpapainit pa makasama natin ngayon dito. Ako na muna siguro ang magtatanong. Sir Jason, ano po ba yung ano pinakamahirap na iyong naranasan sa pagsasalin sa kabila ng iyong malawak na kaalaman sa mga teorya? Okay. Kagaya ng nabanggit ko kanina, yung karanasan ko sa pagsasalin ay nakadikit sa aking mga disiplina, no, sa psikolohiya.
at na-involve ako sa mga translation na may kinalaman sa personality test, yung PID-5 at saka yung PD-12 personality risk assessment na ginagamit, no, at sinikap na gamitin sa iba't ibang mga sa Filipino, syempre sa mga mas iangkop siya sa Filipino na mga kukuha ng test. Yung karanasan namin sa pagsalin, siguro maaring iba ito, no, saka pa sa mga nagsasalin din ng mga tekstong pampanitikan, pero dahil ito ay isang tekstong technical, no, ito ay ang ginawa namin ay serye ito ng mga pag-uusap. So every Saturday nagmi-meet kami. Ako yung tumitingin doon sa wika, doon sa paggamit ng Filipino. Meron kaming kasama si ang pinaka-head namin dito ay si Dr. Gregorio Del Pilar III ng Department of Psychology sa UP. Siya ay isang ang expertise niya ay personality. Ang meron din kaming kasama na practitioner, no? So meron din kaming kasama social worker, at meron din kaming kasama na psychiatrist. Kasi ang usapin ng mga technical na pagsasalin kagaya ng mga personality test, hindi usapin ito ng basta maisalin lang sa Filipino. Okay? Kailangan nandoon yung usapin na maiintindihan ba siya nung mambabasa, nung gagamit nito. Okay? At pangalawa, hindi lang yung simpleng maintindihan, pero magja-generate pa siya ng kaparehong resulta kung kukuhanin yung personality test sa English at kukuhanin yung personality test sa Filipino. So, ano pa yan? Dumadaan siya sa usapin ng back translation, no? Sasalin muli sa mula Filipino, isasalin muli sa English, at finilled din namin siya. May initial na pag-filled dito para makita namin kung accurate ba yung namin na isagawang salin at yung mga hindi accurate na salin ang aming pinag-uusapan ulit. So, isa siyang serye ng ano, kasi iba yung kahingian nito dahil meron itong particular na end user. Okay? So maraming factors na kino-consider, hindi lamang yung wika, kino-consider yung usapin nga ng purpose niya, no? Kino-consider yung usapin ng dahil technical, kailangan ba kunyari ang isang tao na ito ay mayroong mga schizophrenic tendencies, dapat lumabas din yon doon sa personality test. Dapat i-endorse niya yung isang item na may kinalaman sa schizophrenia. Okay? O gayon din, minsan, kasi ang mga personality test, nakalatag yan, ano? Yung mga pahayag na makikita natin sa bawat item, nakalatag yan sa isang punto na para siyang sinasabi ng tao na mayroong ganitong klase ng personalidad. So, minsan, kaya mahalaga yung tulong din ng psychiatrist kasi inaalam namin, paano talaga ito sinasabi ng isang tao, no, na may ganitong klase ng personality. Kasi baka mamaya mag-elicit ito ng ibang pakahulugan at i-endorse siya ng ibang may ibang personality at hindi siya i-endorse ng mismong may personality na yon. Okay? So yun yung mga siguro yun yung komplikado, no, at yun yung mahirap doon sa ginawa naming pagsasalin kasi ang dami niyang proseso, pero isang magandang learning experience din siya. At minsan pumapasok din yung usaping kultural kasi nga syempre dahil na sa English, hindi may mga bahagi na hindi, well, medyo matagal na kasi yun, ano, so hindi ko na matandaan yung mga particular, pero hindi ko matandaan yung eksaktong salita na sinasali namin sa English, pero ang meron kaming naging problema noon nung sinali namin siya, tapos ang sali namin ay sungit, no? Madalas akong masungit, parang to that effect na yung sungit kasi tinatanong din namin dahil may usapin pa rin ito ng ano, no, ng yung gender perspective. Yung sungit ba, kunyari yung isang tao, yung lalaki na may ganito klase ng personality, i-endorse niya ba to o sasabihin niya ba yung salitang sungit, o mas ina-associate natin yung salitang sungit, nagsusungit ako, sa babae. So may mga ganitong mga bagay na nino-note din namin. Yung iba naman ay hindi namin talaga direkta pang naisalin, pero ginamit kasi ito para sa isang research, no? So nino-note namin yung mga ganitong klase ng mga elemento na mahirap talagang isalin dahil merong cultural factor. So yun. Yan. So napakahaba po pala ng proseso, Dr. Jason, pero sa kabila nito, napakaganda naman po yung kolaborasyon na nabuo sa inyo mula sa iba't ibang disiplina.
para po sa tunguhin ninyo na project ninyo sa pagsasali. Ito po mula po sa ating Facebook page, mula kay Neil Guillermo. Ang kanyang tanong po ay, ano po sa tingin ninyo ang mas mainam gamitin? Ang panghihiram ng Ingles na isinasalin sa pagkakabibay nito o pagpapanatili lamang ng Ingles? Salamat. Depende sa anong ba yung teksto na sinasalin mo at ano yung layunin mo para gawin yon, no? So, minsan, halimbawa, ang karanasan ko dyan ay yung ginawa nga namin sa yung survey nga na pinasalin sa akin ng Save the Children tungkol sa positive discipline. Ang maaari ko namang isalin, halimbawa, sabihin ko na positive discipline, siguro loosely, isalin ko siya bilang positibong disiplina, pero ang sabi ng Save the Children ay panatilihin na lang yung positive discipline na salita. So, minsan may factor din talaga yung sa production, yung client natin, no, kung ino tayo nagsasalin. Pero at the same time ay yung, yun nga, so ibig sabihin, nagbabago pa rin siya, depende sa teksto. So, ang mahalaga lang mang dito, maliging malinaw sa atin kung ano yung tinutungtungan nating dahilan kung bakit natin ito yung ginagamit nating salin. Okay? So, sa tingin ko, mas ganun, ano yung batay sa karanasan. Maraming salamat, Sir Jason. Ito pa po mula pa rin sa ating Facebook page, no? Bago tayo tumungo dito sa mga tanong sa ating Zoom. Mula kay Miss Tricia o Tricia. Magandang gabi po, posible po bang makagamit ng higit pa sa isang teorya sa pagsasalin sa isang teksto o dapat po ba ay isa lamang? Kung makikita natin, yung mga paradigm na sinabi ko kanina, di ba, sa equivalence paradigm, di ba, sa isang teksto po pwedeng ang naging taktika ng isang tagasalin ay natural, may mga bahaging natural, may mga bahaging directional. So, nangyayari naman siya. Nangyayari rin siya doon sa mga teksto. Okay? So, minsan nga, depende rin siya talaga sa kung paano natin siya, kung ano nga ba yung dahilan natin kung bakit natin sinasalin. So, halimbawa naman, kung ang may mga particular na layunin tayo, kagaya ng gagawin nating simple, pasisimplehin natin, ano, so, ibig sabihin, hanggat maaari, kakaltasin natin yung mga salita, mas gagawin nating mas simple yung mga salita. Maaring hindi ito yung eksaktong technical na kahulugan nito sa isang siyentipikong teksto kagaya ng weather update. Pero yun kasi yung purpose niya. Kailangan siyang maintindihan ng mga karaniwang tao. So, gagawin mo siyang mas simple. So, yung taktika, no, kung yung mga combination na ito, kasi yung mga teori naman, gagabayan natin tayo, no, doon sa practice natin ng sali. Pero kung paano natin siya isasagawa, maaari naman talagang magkaroon ng mga combination. Pero syempre, yun nga, nakasalalay pa rin siya sa layunin. Ayan. So Trixie, pwede lang combination basta laging babalik tayo doon sa pinakagulo, yung pinakalayunin natin. Ito Sir Jason, mula po sa kaibigan natin sa DLSU Dasmariñas. Ayan. Hello sa mga taga Dasmariñas. Kay Dr. Mojica, maaari po bang mabatid kung may iba pang strategiya sa pagsasalin ng mga idioma bukod sa pagtukoy na katumbas nito sa tunguhang lingwahe o TL? Ayan, no, yung mga ganyan ay paubaya. Baka may mga kasama rin tayo sa patas na gusto sumagot, ano, kasi yung iba, hindi ko talaga siya karanasan, no, yung ganitong mga pagsasalin, lalo na kapag literary translation. So, pwede rin siguro nating ipahasa dun sa mga ibang mga ano, kasi baka mamaya mas makapagbibigay sila ng angkop ng mga na suggestion kapag ganito. Baka sila, Ma'am Rocky, ay merong mga pwedeng tugon doon sa tanong. Tsaka serya naman itong ano natin, panayam natin. Sa palagay ko ay madadaanan din itong tanong ni Ma'am Mojica, no, patungkol sa idioma. Siguro mamaya maaari tayong tumawag na ating mga kasama na maaaring tumugon o sumagot sa tanong ni Ma'am Mojica. Siyempre, kanya-kanya naman expertise dito, no? Ito nga yung sinabi ni Sir Jason kanina, no? Na sa proyekto nilang binuo ay nangailangan din sila ng tulong ng iba. Yan, mula kay AC, magandang gabi po. Mula po sa UPIS. Ayan, Sir Jason. Tatanong ko po sana kung ano sa palagay ni Sir Jason ang pinakamainam na tuon ng panimulang talakay sa pagsasalin para sa senior high school. Mainam po ba na pahapyawan ang mga paradigm o magtuon sa unang dalawang
paradigm na inilalapat nila sa aktual na pagsasanin na pagsasalin. Kasama po sa konsiderasyon na pang isang semester lang po ang kurso. Maraming salamat po. Okay. Sa tingin ko, kasi yung paradigm kasi mga ano siya, kinapapalooban na siya ng iba't ibang mga teorya, di ba? Pero pwedeng maisagawa, lalo na yung usapin ng natural, ay yung equivalence, kasi ito naman yung karaniwan nating pagtingin sa pagsasalin, at yun din yung scopus o yung purpose paradigm. Medyo mabigat na yung usapin ng descriptive, though pwede namang simulan, pero baka yung cultural, kahit naman si Pim, no, ay nilalatag niya parang ito bilang umuusbong na paradigm, at medyo mahirap na ito kasi nakalinya na siya sa colonial, post-colonial theories. So, baka mas mabigat ito. Pero, kumbaga, kahit man lang doon sa bahagi ng equivalence to, at saka yung scopus, ay masimulan, pwede naman siyang masimulan sa ginagaw, sa pagtuturo, no, sa senior high school. Okay, thank you, Sir Jason. Ito naman pong tanong ni Sir Araneta, na may kaugnayan po sa pananaliksik. Medyo mahaba po yung paliwanag niya. Siguro kukunin ko na lang po yung pinaka-idea. Particular po ito sa pananaliksik. So may mga research daw, may mga research, no, na nasa Ingles o sa wikang Banyaga. So pag gagamitin daw sa research, okay lang ba daw na as is, i-quote na daw yung mismong sinabi ng author, halimbawa sa Ingles. Tapos kung isasali naman daw, ano daw po yung maipapayo ninyo upang matiyak na akma talaga yung pagsasalin? Kung halimbawa, i-quote ko si isang sinabi ni Bourdieu, no? Isinalin ko sa Filipino, paano po ba natin matitiyak? Ano po yung may papayin nyo sa kanya para matiyak na tama nga daw po yung kanyang pagsasalin sa Filipino? Okay. Yung usapin ng, kunyari, isisipiin natin, meron siya talaang, kahit naman sa usapin ng pananaliksik, kapag nagsisipi tayo, hindi natin hinahayaan na yung CP yung magpaliwanag, yung ating dapat ipaliwanag. So meron siyang, hindi siya dapat maging sobrang haba, no, yung ginagawa nating CP kung sisipiin natin siya. Ngayon, kung isasalin natin siya, maaring siyempre, hindi mo naman siya tatapatan ng iba, yung salita niya, itatapatan mo ng mga salita sa Filipino. Maaring kunin mo yung mensahe, at yung mensahe na yon ay mahagit mo sa magitan ng pagbabasa noong mismong libro, noong mismong teksto. Kasi ano siya eh, no? Hindi naman siya simpleng, okay, nandito yung teksto, tapos sisimulan ko na yung pagsasalin. May mga preparation na kailangan, yung mga paghahanda na ginagawa sa pagsasalin, binabasa muna natin yung kabuuan ng teksto. Okay? Minsan nga, hindi lang isang beses, makailang ulit para mas maunawaan natin kung paano siya. Hindi yan agad-agarang meron kang teksto at susubukan kong isalin siya ngayon din. No? So, sa ganung paraan, matitiyak natin na naisasalin natin yung mensahe na gustong ibigay sa atin nung orihinal na teksto. Okay, thank you, Sir Jason. Tungkol po doon sa tanong sa idioma na banggit po ni Dr. Rakina, na nagkaroon din po ng pagkalaki ito sa nakaraang webinar ng 2020. So halongkatin po natin yung ating mga past videos, no, na maaaring makatulong po sa atin. At maaari din daw po natin gamiting reference ang textbook on translation ni Peter Newmark. Ito, Doc Jason, ito palagay ko na nadaanan na rin ito kanina, pero baka maaaring may idagdag pa po kayo. Karamihan ng mga teorya ang gamit sa pag-isalin ay gawa ng dayuhan. May mga pagtatangka po ba na gumawa ng teorya na likha ng isang Filipino na magagamit sa pag-isalin sa kontekstong Filipino? So halimbawa, yung nabanggit ko kanina, yung tungkol kay yung ginagawa sa psychology, di ba? So yung mula doon sa saling angkat hanggang sa salitang sanib, no, ay isang contribution iyon doon sa usapin ng pagsasalin sa technical. No, hindi lamang ito sa usapin ng disiplina ng psikolohiya, kundi sa mga technical na ginagawa nating pagsasalin. At maganda nga, tingnan natin kung paano na inilalapat ito kung nasa technical translation kayo. Paano inilalapat itong mga nabanggit ni Enriquez noon pa na sa pagbubuo ng mga termino doon sa inyong particular na disiplinang tinitungtungan o mga technical na disiplina. Kayon din, 'di ba, yung bahagi nga, sabi nga natin, ang teorya ay bahagi ng praktika. So, halimbawa yung mga hakbang na nabanggit natin kanina, yung karaniwang pagtutumbasa ng mga salita na
kunin mo muna, tumbasan mo muna sa Filipino hanggang sa bago ka ang pinakahuli yung paglikha. So ito yung mga makikita natin ano na mga karaniwang nababanggit. Pero marami na rin mga libro na nakasulat, no, halimbawa Batayang Pagsasalin ng Komisyon sa Wikang Filipino at gayon din yung Introduction sa Pagsasalin na nagbibigay din ng iba't iba pang mga ideya sa kung ano ang usapin no ng pagsasalin at kung paano natin siya titignan sa perspektibong Pilipino. So maaring wala tayo kasing sapat ano na oras no para pag-usapan yung lahat ng ito, pero maaninag natin yung simula, yung pagsisimula ng mga pananaw o pagsisimula ng mga teorya. Maaring hindi ito yung parang ganap na teorya na iniisip natin no na umusbong sa kultura, sa Western tradition, pero may mga pagsisimula ng conceptualization para sa pagbubuo ng teorya. And thank you, Sir Jason. Siguro pipili na lang po ako ng dalawang tanong. So malay niyo po, Sir Bert, maging kasama rin po kayo in time no na makabuo rin po ng sariling teorya no para po sa mga Filipino no. Ito naman po yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng talakayan na katulad nito. Ayan, nagbigay din po si Dr. David Michael San Juan ng link yung tungkol po sa talakay sa idioma sa pwede po nating bisitahin. Okay, mula po sa Facebook page natin, mula sa Palawan, hello po sa mga taga-Palawan na kaibigan natin. Magandang gabi po, maaari rin po bang magamit sa pagsasalin ang mga salitang madalang lang marinig sa tenga ng lipunan para malamang, para naman may bagong matutuhan ang tagapagbasa, tagapagpakinig sa talasalitaan ng ating wika. Okay. Depende kung ano yung purpose, no? Pag-usapin ng kung ano yung gagamitin mong mga salita. Pero may mga ganito rin yung mga pagtatangka, 'di ba? So kung halimbawa kung gusto sa mga kasi baka sa halimbawa sa technical translation kasi may mga katulad namin sa personality test, hindi namin yun pwedeng tangkain. Kailangan ang gagamitin namin salita dati, hinahanap pa namin yan sa corpus kung ito ba ay nag-i-exist. May corpus kaming ginagamit at hinahanap namin kung nag-i-exist siya o common siya na salita sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero kung literary translation, baka maaari nating gawin ito, no? Yung ganitong klase ng pag-i-eksperimento sa ginagawa nating salin. So, iba, depende sa kung ano yung text yung sinasalin at kung ano yung layunin natin sa ginagawa ng salin. Okay. So muli, maraming salamat Sir Jason. Huli na po siguro to no mula sa Don Honorio Ventura State University kay Ma'am Wilma Cruz. Tanong ko lang po sana paano po kaya maituro ang pagsasalin sa mas magaan na paraan? Paano po kaya ang magandang strategiya sa pagsimula ng pagtuturo nito no? Lalo na pinag-usapan natin Sir yung iba't ibang teorya kanina. So ano kaya yung way no para sa mga teachers na katulad natin o namin? Hindi ko alam nga kung napagaan ko yung discussion, no? Pero sinikap kong pagaanin yung pag-unawa sa teorya. Kasi talagang mabigat din naman talaga yung teorya. No? Sabi nga natin kanina sa huling bahagi ng aking panayam, kompleksikong bagay ang pagsasalin. No? At kaya nga siya hanggang sa PhD, no? Pinagkakadalubasaan ng mga tao. Dahil din sa halimbawa sa usapin nga ng teorya, mayroong multiplicities of mga of theories dahil na rin sa iba't ibang mga perspectives na tinitingnan. Okay, pero magsimula tayo dun sa mga simple rin muna, 'di ba? So pwede namang yung pagsasalin naman ay lantad din naman sa atin at ginagawa rin naman talaga natin lalo na sa mga lalan na sa atin bilang bansang bilingual o multilingual pa nga, no? Na nangyayari talaga yung mga pagsasalin. Okay, so pwedeng dun sa karanasan ng mga estudyante natin, karanasan mismo natin, yun yung panggagalingan ng ating mga ng ating pagtuturo sa pagsasalin. Kasi kaya nga mahalaga na kung tayo nagtuturo ng pagsasalin, mahalaga na pinapractice din natin yung mismong gumagawa rin tayo ng mga salin. Pinapractice din natin yung ganitong skill. Kasi sa ganung paraan, maituturo natin sa mga estudyante natin kung ano yung pinaka nakikita natin na mga technique na maaring hindi binabanggit ito sa mga libro o masyadong mabigat yung mga libro, no? Translation theories, translation approaches, translation studies, masyadong mabigat yung mga libro. Pero sa ating danas mismo bilang tagasalin,
meron tayong mga particular, no? Sabi nga, kung maalam ka sa theories of translation, sabi ko nga kanina, ay binubuksan nito yung posibilidad ng pagiging malikain. Kung hindi ito sumasakto sa gusto mong gawin sa pagsalin mo, edi mag-create ka ng panibagong theory, mag-create ka ng panibagong conceptualization. Diba? So, ang kung ituturo natin ang pagsasalin, huwag lamang tayo magbatay sa nakikita natin sa mga libro. Magbasa tayo ng mga akdang salin, gumawa tayo ng akdang salin. Ito nga, 'di ba? Isa sa mga pinag-uusapan kanina ay yung paglulunsad ng salin journal. Baka isang pagkakataon din ito para makabasa tayo at tayo rin mismo ay makabuo ng ating pagsasalin. So it's a skill na kailangan din natin sa inyo sarili natin para mas maituro natin siya ng epektibo na hindi nakabatay sa mga malalim, no, na mga konsepto sa mga libro, o mapasingti natin ito para sa ating mga mag-aaral. Ayan, salamat Sir Jason. At bukod doon, siguro promote ko na rin yung libro nila Sir Jason, hawak ko ngayon. Ayan, sa textbook ng pag-asalin. Wala akong kopya yan. Patulong yan. Sali ko to sa recto, murang-mura lang po. At bukod nito ay, siguro makakatulong din po yung pagbasa ng mga pananaliksik mula sa Kawing Journal, PSLF, kasi may mga pag-aaral din dyan tungkol sa pag-asalin na maaari ninyo magamit sa inyong mga mag-aaral. At syempre abangan nyo rin po yung issue, yung unang issue ng journal ng Patas, na mas lalang makakapagpalawak po ng inyong kaalaman tungkol sa pagsasalin. Yan, mula Sir Jason, mula po sa pamunuan ng PSLF, ng member ko naman sir, at ng Patas, maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin at talong higit sa inyong kaalaman. At para po sa mga certificate at iba pang andusyo ay nais ko pong tawagan walang iba kundi si Dr. David San Juan. Maraming salamat Dr. Jason at Professor Yuan. Muli ay hinihiling sa lahat na makishare gamit ng hashtag Salinan2021 para mas maraming makapanood. At kagaya na nabanggit natin kanina sa thread sa Zoom, maaaring panoorin din ang Salinan 2020 videos sa facebook.com/pslf/videos. Hanapin lang yung playlist na special na maikling kurso sa pagsasalin. Actually, pag sunerge sa Facebook, lilitaw naman yan. So, ayan yung link. facebook.com/pslf/videos. Hanapin ang playlist special na maikling kurso sa sa pagsasali ng idiomatic expressions, may tungkol din sa literal translation at iba pang mga forma ng pagsasalin. Kasi yung pang ngayon ay level up na. Kaya papansin ninyo, baka nabigla yung iba na bakit parang ang heavy ng theoretical discussion. Kasi po ito ay pagle-level up na. Kasi last year yung very basic, yung introduction talaga, ito na. Kumbaga intermediate course na ito. Pero yun nga, syempre intermediate course na crash course. Kung tutusin, gaya nga na nabanggit ng iba nating mga kasamahan, ito ay kursong pang isang semester. Pero syempre, gusto nating may mga ganito ring crash course na pang malakasan ni Kanga. Kasi nandun naman, kompleto ng mga references, ang bunyan, napakaganda nung presentasyon ni Dr. Jason Petras. Later, pwede balikan yung mga binanggit na sanggunian at yung mismo mga pinahayag ni Dr. Jason. So, yun ang purpose mo natin yan. Tapos, para request ng ETP ko, pumunta lang sa pslf.org/salin. Ang password ay all caps na Salinan 2021. pslf.org/salin. Ang password ay all caps Salinan 2021. Huwag ibahagi kanino man sapagkat ito ay gantimpala sa mga nagtiyagang manood at makinig sa ating sesyon ngayong araw. So pagkatapos ng 2 oras ay sasara na natin ang pag-request sa e-certip ko. At bago natin i-play ang pangwakas sa awit ay tawagin ko muna si Dr. Rocky Season Buban, ang presidente ng Patas, kung may iba pa siyang anunsyo. Maraming salamat Dr. David. Wala naman ako ibang sasabihin liban sa maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga gawain ng Patas at ng PSLLF. Abangan niyo po yung mga susunod pa naming mga
presentasyon ng mga talakay tungkol sa pagsasalin para mas lalo tayong gaganahan sa ating pagsasalin. Salamat po, Dr. Rocky. At pagkatapos po ng naman natili sa yung participants para sa ops, no? Pagkatapos ay very short meeting lang ng mga webinar organizers. Sa lahat, pagpalain tayong lahat ng Panginoon.